guys! Good morning, good afternoon, at good evening kung saan man po tayo mga bansa. Eto guys, ang inyong AS26, ang inyong Kumarites. Kumari na, Kamarites pa. Ayan guys, bibigyan ko kayo ng konting reaction lang dito. Bibigyan ko to ng konting reaction pala, okay? Bibigyan ko ng konting reaction itong vlog ni Bunso Medet, no, na panawagan niya sa mga sponsor and basher niya rito, no. Napakinggan ko na to, pero bibigyan ko siya ng konting reaction. At tama naman siya, no. Tama naman si Medet na sinabi niya na ano man ang mangyari, hindi mawawala yung respeto niya. Masakit. Masakit ang nangyari, masakit yung mga naririnig niya, kaso wala na nga magagawa kasi umalis na at umalis na ang mga gustong umalis sa kanya. Pero may nananatili pa rin na talaga namang nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Kaya nga sabi ko, mahalin niya at alagaan niya yung mga yan. Diba? Eto guys, ang video, maliit na video na panawagan o saloobin ni Medet. Yan talaga buso. Sobrang daming na-disappoint. Mm-hmm. Sobrang daming nasaktan. Kaunti-in. Pero, well, ganun talaga ang buhay, guys. We can never please everyone. At saka may mga taong seasonal lang talaga sa buhay natin. Yes, totoo yan. Tama yan. Ang mga sponsor talaga ay seasonal lang yan. Na pag sa ngayon, gusto ka nila, sa ngayon, enjoy na enjoy sila sa'yo, sa ngayon, giliw na giliw pa sila. Kasi yan yung mga ano yan, yung mga ganyang sponsor, yan yung mga masasabi ko na ano, hindi sila satisfied. Kumbaga sa ngayon, gusto, sige, supportahan natin tong tao na to, pero meron lang silang makita na hindi maganda, mawawala yung pagkaka-interest nila. So, lilipat at maghahanap talaga sila ng iba naman nilang susuportahan. No, so that means hindi yan loyal. Pumunta lang diyan yan sa community mo o sumama lang yan diyan sa community mo kasi gusto lang nila na mabilang sila, no? Count of them na isa sila sa mga supporters mo o isa sila sa mga sponsor mo. So, lang yung i-ano na lang yung respect. Yes. Tama, huwag mong mawala yung respeto. Ka-disappointing ng mga nangyayari ngayon, kung may mga naging memories man noon, good, still dapat yung respeto andyan pa din. Kasi syempre guys, yung tao na nakapalakit sa akin, sa atin, ay hindi naman siya iba, no? Sobrang taas po ng respeto kasi sa kanya noon hanggang ngayon naman po. May pagmamahal pa din bilang kita at bilang tama. Kasi na magsasalita tayo ng negative again sa ibang tao na alam naman natin na pagsiparin din natin na isip na pwede pala natin pagsisilan. Mas piliin na lang natin na maging bigger person na hayaan. Ano ba? Anyway, regarding po dyan sa issue guys, at init kahit may bagay guys, ang init. Ang init ng social media. Sobrang daming nagalit, sobrang daming na-disappoint, sobrang daming nasaktan, kaunti-in. Ayan. Yan nga, sabi nga ni Medet dito, respetohin na lang yung mga umalis. At wala na nga naman magagawa kung ganun talaga naging pasya nila. Diba? So, mismo na si Medet, nakita ko na mapagkumbaba na bata siya, no? Yung mapagkumbaba siya. Kaya, yung sinasabi nila na si Medet ay lumaki ang ulo, si Medet ay matigas ang ulo, siguro, nung una, siguro, ganun talaga. Pero, ngayon kasi nakikita naman siguro na natin na natututo na siya. Diba? Natututo na siya sa mga nangyayari.
At matalinong bata to si Medit. Nakikita ko yung ano niya, yung sense of humor niya, na meron siyang pagrespeto kahit na ganun ang nangyari sa kanya, nire-respeto niya pa rin yung mga tao, kasi nga tao nga naman yan, no? Nasaktan man siya na may umalis sa mga dumidepensa sa kanya o mga sponsor sa kanya, pero wala na nga magagawa kasi ganun talaga, seasonal lang ang pagsuporta sa kanya, no? Huwag kayo masasaktan sa sinabing seasonal, kasi yun yung feelings niya, yun yung opinion niya, diba? Kasi yun ang pinaramdam niyo sa kanya, na hindi talaga as in loyal o hindi talaga solid ang pagsuporta ninyo doon kung bakit bakit nasabi ni Medit yan. Doon sa mga umalis lang, ha, sa mga umalis lang. Kaya yun lang, may papayo ko lang kay Medit again. Keep it up, keep it strong. Mag-aral lang mabuti. Ipakita mo sa mga basher mo na mali sila sa mga sinasabi sa'yo. At hayaan mo yung mga taong nagmumura, nagalipusta, naglalait sa'yo. Kasi hindi nila kayang gawin ang nagagawa mo. Sa totoo lang, hindi nila kayang gawin. Kasi ikaw yung may freedom, eh. You do what you want as long na hindi ka nakakasakit ng kapwa mo. Yun ang naano ko sa'yo. Kasi pinapanood naman din kita. Tinitignan ko na yung mga yung mga galaw mo. So, walang masama. Siyempre, tao ka lang at bata ka pa. Gusto mong ma-explore ang mga pananamit. Kung sa tingin mo bagay sa'yo yon, talaga naman inirarampa mo. O kung hindi naman bagay sa'yo, ay hindi mo naman din naman ginagawa. Kaya, hayaan mo na lang sila kung anong masabihin nila sa'yo. No? At sa mga sponsor ni Medit, huwag niyo siyang iwanan. Kung talagang mahal ninyo siya at gusto niyo kasama kayo sa pag-angat niya, no? Huwag niyo siyang iwanan. Suportahan ninyo. At kung may mali, kausapin ninyo. Diba? Ipa-ano niyo sa kanya, ipa-alam niyo sa kanya, lalo na yung mga namamis-mamis titas niya, na ipa-alam niyo sa kanya na meron tayong hindi ano, maganda, ganito. Sabihan niyo in the nice way. Hindi kailangan magwalwal. Sabi ko, yung pag mayroon kayong hindi nagustuhan, tapos iwawalwal nyo yung tao, alam nyo, ang tawag dyan parang napaka-immature. Kung pwede naman pag-usapan at hindi naman malala yung pagkakaroon ng misunderstanding, diba? Huwag nang magwalwal, pag-usapan na lang. Maliban na lang talaga na medyo physical, medyo emotional damage na ang nagiging sagutan ninyo, yun talaga. Hindi talaga may iwasan niya ng mag-ano kayo, magwalwal kayo sa mga channel ninyo. Pero as long naman na may pagka-demokrasya ang pag-uusap ninyo at ando yung isang pananaw ninyo na suportahan yung bata, ipakita ninyo na nagkakaisa kayo. At syempre kay Medit, bilang siya yung tawag dito, center ng ano niya, ng community niya, at siya talaga yung sinusuportahan, na maging ano din siya, kailangan maging equal din siya sa lahat, 'di ba? Maging equal din, 'di ba? Hindi pwede yung one-sided lang. Kailangan both side pakikinggan, kung may mali pakinggan, kung wala kung may ano, may hindi pagkakaintindihan, pakinggan nila yung bawat isa, and i-balance niya, 'di ba? I-balance para sa ganun hindi magkakaroon ulit ng ganyang issue na may bigla-bigla na lang nagsasalita, bigla na lang umaalis, 'di ba? Always kayong magkaroon ng pag-iintindihan o pag-uunawaan, 'di ba? Yan nga guys ang maiksi kong reaction do sa vlog ni Medit na nandoon yung respeto niya, no? Ipinapakita niya na nandoon yung respeto niya pa rin sa mga umalis na vlogger, na umalis na mga reactor, umalis na mga sponsors, no? Nandoon pa rin, no? Mga umalis na mga supporters, nandoon pa rin yung mga respeto, nandoon pa rin yung respeto niya doon sa mga tao na yon. Kaya please naman, sana
respetuhin nyo rin naman si Medet, di ba? Respetuhin nyo naman din siya. At kung sa tingin ko naman wala namang masama o pangit na sinabi si Medet sa inyo, so, respect. Respect, being a human being. Di ba? Ayan guys, maraming salamat sa aking munting reaction dito sa vlog ni Medet. Thank you so much and have a good day. God bless us all. Bye-bye.